ito po, autoclave. Sira po ito. So, gagawa natin ng paraan. Kasi ang problema niya is yung switch. So, palagi nasusunog yung switch. So, mas maganda siguro, lagyan natin ng magnetic compactor. Tara, subukan natin. Check natin. Buksan natin. Ang in-steril po dito is mga yung mga instrument. So ito po ang itong problema. Yung switch primary. Yung primary switch, yan palaging nasusunog. So kailangan siguro, para hindi na siya bumigay uli, lagyan natin ng magnetic contactor. Panggalin natin switch. Papalitan na natin. Nalulusaw siya dahil mainit, dahil coil yung ano niya, load. Kailangan talaga mo yung magnetic contacto. Para hindi na siya bumigay, lalagyan na natin ng magnetic contactor. Yan. Dito. Pwede na dito. Basta natin. Pwede na dito. Yan, may buro ng butas para maitondigyan natin itong magnetic contactor. Yan, start na po tayo. Magwa-wiring na po tayo.
tuyo. Supply ng kanyang coil. Okay. Switch line. Line 1. Line 2. Punta ng switch. Check. Yan, okay na. Wiring. Saksak na natin. Subukan natin power on. Tumunog, naglagati. Ibig sabihin, okay na siya. Testing natin. Mag-process tayo. Set sterile time 4 minutes lang. Alam natin sa 4 minutes. Tapos yung drying time 15 minutes. Yeah, 15 minutes. Sterile time 4 minutes. Drying time 15 minutes. So, start na natin. Tingnan natin kung bibigay pa yung switch. Kung makapag magtutuloy-tuloy pa yun. Tutuloy-tuloy na yung process. Yun, nag-heating siya. So, ibig sabihin, okay na yung ano niya. Baka natin switch. Yun, hindi na siya naiinit. Dati is natutunaw itong switch dahil mainit, dahil wala siyang nakadirekta siya. So ang ginawa natin, nilagyan natin ng magnetic contactor para doon sa line ng heater. Ayan, kumukulo na siya. Tuloy-tuloy na kanyang process. So, yeah. Nasa heating process pa lang siya. Nasa heating process. Yeah, tumataas na rin yung kanyang pressure gauge. Tumaas na rin. Kaya lumipat na rin siya, naging
sterile na. Hindi sterile na siya. Complete process na siya. So, ibig sabihin okay na. Okay na to. Takpan na natin. So yun, okay na po ang ating ginawang autoclave. So pwede na po siyang gamitin. Yan, maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo sa aking ginawa po.